ilang PNP personnel pinarangalan sa Camp Alagar sa Cagayan de Oro. Si Richard de la Cruz sa detalye. Pinamunuan mismo ni Brigadier General Rolando Anduyan, Attorney Erlina Susan Loria, Officer in Charge, Napulcom Region 10, Guest Speaker of Honor Speaker, ang pagbigay ng award bilang pagkilala sa mahusay na pagsunod sa marching order ng Pangulong Duterte, ang mga pulis na sina Provincial PNP Director Colonel Ruel Lamiing, Colonel Hindri Dampal, City PNP Director ng Cagayan de Oro City, Colonel Surki Sirinyas, Hipi ng Valencia City Bukidnon, at iba pang opisyal na nagmula sa iba't ibang lugar sa Northern Mindanao. Sa ginanap na ika-25 Police Community Relation Month celebration sa Camp Alagar, pinuri ni Attorney Erlina Susan Loria, Officer in Charge ng Napulcom Region 10, ang mahusay na pamumuno ni Brigadier General Rolando Anduyan, maging ng hanay ng mga pulis sa Northern Mindanao. Ang kanyang talumpati ay lalo pang nagpataas ng moral sa kapulisan. Dahil sa mahusay na pamumuno ni Brigadier General Rolando Anduyan, marami ang nagpakita ng mainit na suporta, tulad na lang ni Annabel Lopez Tubali ng Maigo, Lanao del Norte, na isa din sa nakatanggap ng award sa mahalagang okasyon. Ayon sa kanya, ang payo ni dating Provincial PNP Director Colonel Antonio Olaguera sa panahon pa ng pagtakbo ni Pangulong Duterte hanggang sa pagsapit ng Marcialo sa Mindanao, ang kanyang naging gabay sa pagtulong sa mga pulis. Ay, dapat lang silang suportahan, sir, kasi ano eh, silang nabuhuis ng buhay sa atin. Dapat lang silang ano yung kasi sa ibang bansa yun talaga ang ano nila eh, ang mahal nila ang sundalo eh, pulis. Dapat ano natin, bigyan natin sila ng halaga, iniwan yung pamilya nila, inuna nila yung kapwa nila. Ayon naman kay Brigadier General Rolando Anduyan, kaya nila nasungkit ang tagumpay sa pagsunod sa marching order ng Pangulong Duterte na pina-implement ni PNP Chief Archie Francisco Gamboa dahil sa suporta ng mamamayan at mataas na pagtitiwala sa mga pulis. Sa fight na to against illegal drugs, we will not stop. Although that's a trade na ginatawag sa mga sindikato, but physically, kung tanaw ito ang data nga rin, dito na sa pareho sa una. Kaya na-limit na ito, but kinalang din na siya totally i-dismantle ang kanang grupo nito nila. But every time na matakpan ko itong involved, mo siya gugusok mo niya, namin gugusok mo pag tuwa, but we will not stop. Kaya such time na pala yung mag-missing na sila. Kaya na, kinangan na ito ang katabang sa katawan. The police is not everywhere. So, ako kayo gamit ng mga tao mag-report. Mag-report dun sa police, hindi makakita ng bilibitaw, kalina nga, umarag live, niyukan. I-report lang sa police para magkinabang ito ba? Kaya kanang kanan mag mga lihok, di ba gusto mag-pass ko yan kung hindi ito magkinabang ito. Kaya mga ngayon, may makatawahan na pabangi ang inyong mga kapulisan. Kasi simple pag-report para ka ng mga atong lugar, mayroon ng peaceful o drug free. At dahil naharap sa krisis dala ng COVID-19 pandemic, maging ang guidelines ng Department of Health ay mahigpit nilang pinapatupad. Para sa Eagle News, Richard de la Cruz, we live in interesting times.